What's up sa inyo mga kagori? Good morning! So ayan ang makikita natin sa video. Meron ako ditong dalawang pirasong native chicken. So dahil may event yung ating anak, magpipledge tayo ng dalawang native chicken sa kanilang school. So ngayon, ang gagawin natin dito, lulutoy natin sa gata na pinatuyo. So ano pang inaantay natin mga kagori? So simulan na natin ang pagluluto. So ayan, dito makikita nyo sa video na to, sinusunog natin yung mga excess na mga balahibo bago natin tanggalan nung mga laman loob. So ayan, binilisan na natin sa paglilinis kasi medyo malilit na tayo. Then dito, nag-iwan na tayo ng luya. Ayan, dalawang pirasong luya lang para sa ating native chicken. Then nag-iwan na rin tayo ng dalawang pirasong maliliit na sibuyas kasi pakukuluan natin yung ating native chicken para lumabot. Ayan. So once mahiwa natin ito mga kagori, lagay na natin. Muwar na rin ako ng mga malunggay kasi lalagyan natin ng maraming malunggay ang ating kinataang native chicken. Syempre tanglad, pampatanggal ng langsa. Yan, kumuha tayo dito. Yan. So kukuha rin tayo dito sa kabila. Huwag tayong uubos doon. So dito yan. So yan, mas na kompleto na yan. Goods na yan mga kagori, no? So nilagay na natin. Diniklik lang natin. Tapos isasalang na natin to. Lulutoy natin siya sa dirty kitchen namin guys. So yan, sinalang na natin gamit yung aming baon ng nyog. So napakaganda pag dyan tayo nagluluto kasi tipid sa gas. So yan, kumulo na yung ating native chicken. Chinek lang natin kung malambot na siya. Syempre, kinataan, ayan. Nagbunot na tayo dito mga kagori, no, ng ating nyog. Tinanggal natin yung mga balat. So, ayan, dalawang piraso yan mga kagori. So, kapag natapos na natin yan, bibiyakin natin yung ating dalawang pirasong nyog. Ayan. Napakaganda, presko dito sa probinsya. Ayan. So, pagkatapos yan, kinudkod na natin yung ating nyog. Dalawang piraso. Mahal din kasi pag nagpakudgud kayo sa labas. Ayan, so dito patapos na yan. Ayan, nag-isa na tayo, malambot na ang ating native chicken. Naglagay na tayo ng konting mantika. And syempre magigisa na tayo ng bawang. Unang-una bawang, pag nag-brown na yan, pwede na nating isunod yung ating mga sibuyas. Ayan, so naglagay tayo ng sibuyas dito mga kagori. Ginisa-gisa lang natin yan. Then, kapag luto na, pwede nating ilagay yung ating konting luya. Yan, yung luya natin para matanggal pa yung mga langsa. Yan. Siyempre, sunod na natin ulit ang ating pinalambot na native chicken. So, sasalang na natin yan mga kagori. Yun, ayos. Tapos yan, naluhaluin lang natin para manuot yung sarap ng mga sibuyas at bawang. So, dito guys, pagluluto ko na yan. Kung kayo mismo ang nakakaamoy niyan, napaka-goods na talaga ng amoy. So, matatakam ka sa sarap. Yun. Sige, halo lang natin. Halo, halo. Then, after natin mahalo yan, ilalagay na natin yung gata. Ayan. Sinala na natin para matanggal yung mga sapal. So, hindi pwedeng isama yung mga sapal na yan. So, yung pure na gata. Unang piga lang yan, mga kagori. Hindi natin kailangan nung pangalawang piga. Ayan. So, halo-halo lang natin guys para talaga malubog yung mga laman ng native chicken sa gata. Then, antay natin kumulo. Takpan lang natin yan. Ayos na. So, ito kumulo na mga kagori. Nilagay na natin yung ating hiniwang sayote. Mas maganda kasi sana yan kung yung green na paya. Kaso lang, wala eh. So, ito na lang muna yung ating sayote. Ayan. So, tinakpan natin. Then, once na okay na, lalagyan na natin siya ngayon ng asin. Titimplahan na natin mga kagori, no? Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo maglagay ng ano, ng magic syrup. So nilagay na natin yung sealing green. And ayan, tinakpan, kumulo, nilagay na natin yung ating maraming malunggay. Ayan, napakasarap nyan, masustansya na. And marami tayong nutrients na makukuha sa ating malunggay. So ayan guys, haluhaluin lang natin yan. And tatakpan sa loob ng isang minuto. Then once na kumulo yan, okay na. Panalo na tong ating native chicken. Sulit na sulit, libre. O diba, nakaless pa kami sa gastos. Yan. So ayan, tatakpan na natin yan. Antayin natin isang minuto. Pagkatapos noon, luto na ang ating ginataang native chicken.